Ngayong linggo sa programang Kapuso Mo, Jessica Soho, ang mga gamot na nabibili sa online, iniinom ng mga kabataan sa probinsya ng Samar dahil sa paniniwalang nakakalaki daw ito ng kanilang katawan, pero ang dulot sa kanila ay kapahamakan pala. Ayon sa istorya, uminom ako ng gamot na yon noong pang taong 2021. Gusto ko sana mas tumaba dahil gusto ko maging bodybuilder, kumbaga maskulado ang katawan. Binigyan ako ng isang box pa 1,000 mahigit. 3 or 2 beses ko silang pinagsasabay inumin. Medyo tumaba na ako bandang year 2022. Nito lang pong June, sinugod ako agad sa ospital. Namagayong mukha at pa ako, namanas. Madalas din ako nahihilo. Nagkaroon din ako ng UTI at tumaas yung level ng uric acid ko. Parang bumagsak din yung immune system ko. Posibleng ganun ang nangyari sa akin dahil sa gamot na yun. Ito ang mga isinalaysay ni Peter Jan, ang isa sa mga uminom ng gamot. At ito pa ang istorya ni Mary Joy, na naospital ang anak. Tinutokso siya ng kaibigan at nililigawan niya noon kasi payat daw siya. Ang pag-inom niya ng gamot na yan, pagkatapos kumain sa gabi, nakita ko siya na tumaba. Ilang buwan sumasakit ang ulo niya tapos hindi siya kumakain. Nag-seizure siya dito sa loob ng bahay. Sumusuka rin siya, hanggang sa tila maging lantang gulay na siya. Parang patay na siya talaga. Sa tingin namin, dahil talaga yung sa gamot na iniinom niya. Wala siyang bisyo, wala rin kaming history na epilepsy. Bukas ng gabi, mga kapuso, ipakatunghayan natin ang resulta ng investigasyon. Nakaligtas kaya ang anak ni Mary Joy? At malalaman natin kung anong klaseng gamot ang kanyang ininom. Sabay-sabay natin pakatutukan yan, mga kapuso.